Kamusta mga kaibigan? Magandang buhay sa inyong lahat. Ito, mixing video lang to, no? I-unbox lang natin tong aking bagong bilhin. Tawag dito, Action Cam. Ito ay ang Akaso V50 Pro. 50 Pro. Nabili ko yan sa Lazada. Plus, ito, package na siya. May kasama na siyang microphone to ng V50 Pro. So, ayun. Huwag natin patagalin, buksan na natin to. So, ito na siya mga kaibigan. Ano? Ito, open na natin to. Ayan. Ito nga pala pinabukas ko ng mga plastic. So, ayan. May mismo ang Action Cam. Tanggalin muna natin siya sa dito sa kahon, no? So, ayan, nakatanggal na siya. Ito yung kahon niya. Ayan, kung nakikita nyo. Tapos, ito yung kanyang specs. Ganun po nababasa nyo, ha? Ayan. Ayan. Magulo ang aking kamay. So, ito na yung mismong camera. Taga, kukunin ko yung isang gamit natin na camera. No? Kamahuhulog. Ito. Yung SJ4000 Wi-Fi. Tapos, ito yung sa Akaso, ayan o. Teka. Tanggalin natin to sa kanyang casing. Waterproof case. Sensya na kung magulong video, ha. Ako lang kasi mag-isa yung magawa dito. Tak-tak lang natin to. Oh. Ito siya. Ayan, nakikita niya naman, meron pa siyang ano. Plastic. Getting started. So, ito yung SJ4000. At parehas naman sila na sukat. Pero sa kulay, ay pagkakaiba siyempre, plus mga buttons. Yan. So ito yung mga kasama sa box ni V50 Pro. Ito yung pinaka gusto ko dito nung nabili ko. Ito, dalawang battery, tapos may charger ng battery. Dalawa yan, pang dalawahan. Tapos ito yung side protector nya. Ano to? Basta, alam nyo na yan kung ano. Tapos ito yung microphone, USB, ayan, Type-C na siya. Tapos mga mount, ayan, mga mount yan. Ito pa. Pa. Tapos, ito yung pinaglalagyan na ito, ng mga ganito. Tapos, ito, mga straps. Tapos, ito, panglinis, mga cable tie. Tapos, ito pa, mga adhesive. Pag dinidikit, kumara sa helmet, sa motor, yun. So, ayan yung mga kasama niya. Ito talaga pinakagusto ko dito kasi dalawa na yung battery. So, okay. Ito, nandito na tayo sa magandang part. Ang pag
appeal sa mga plastic. Ayan. Uy. Ayan na. Ito lang kung nakikita nyo. Ito siya. Ganoon na natin dyan. Tapos, pati itong getting started. Tapos syempre, ang gagawin dito, wait lang ah. Yan. Nakikita yung cordon ng extension eh. Ito na siya. Op, teka, may nakalimutan tayo. Ito, memory card. Ito yung memory card ng SD cam natin. Tapos, hiramin muna natin siyempre. Lalagay natin dito. Ayan, pag ganyan daw siya. Ayan. Ayan. Okay na siya. Tapos, syempre, itong battery. Lalagyan na natin dito. Hi! First time natin ito mabubuksan. Ayan. Okay. Let's open this. Ito nga ba? Narinig niyo ba yun? Please format SD card. Sorry ha, hindi kasi hindi makita eh. Oh. Ayan, ayan, ayan. Please format SD card. Nakalagay. Sorry, dumilim ha. Pinokus ko kasi. Ito yung mga controls niya. Wi-Fi, album, video set, photo set, camera set. Touchscreen nga pala to ha, sorry. Hindi ko nasabi kaagad. So, ito siya. Pag swipe natin sa pataas, ito na yung kanyang mga working mode, photo, self-timer, burst photo, time-lapse, video, slow motion, time-lapse, at driving mode. So, dito tayo sa video, syempre. Okay. Ayan, video settings. Okay. Sorry ha. Malabo, sorry. Pagtagaan nyo muna. Resolution. So, parang pagpipilian nyo. No? Ayan, meron siyang 4K, 30fps. 2.7K, 30fps. 1080p, 90fps. 1080p, 60fps. Natin yung 1080p 30fps, pero siguro para sa akin mas okay na ako sa 1080p 60fps kasi hindi naman lahat ng nanonood sa YouTube ay nakakapag 4K na resolution pag nanonood. Depende rin kasi yan sa kung ano yung pinapanooran mo. Kunwari sa cellphone ka nanonood pero medyo mababa ang specs ng cellphone, so ang pinakamataas lang siguro niya na kayang i-play ay nasa 1080p. Comment na lang kayo kung mali ako ha, pero yun ang intindi ko eh. Depende sa phone or sa pinapanooran mo yan eh. Okay, so naka-on ang ating image stabilization. Ayan, kung kita nyo. Video encode, hindi ko alam yan. Tapos, slow motion. Ayan, 2.5 milli yan. Hindi naman natin gagamitin madalas yan. No? Oh. Time-lapse interval, blah, blah, blah. Okay. Time-lapse, loop recording time, audio record. Okay, naka-on. Exposure value, hindi ko din alam yan. Hindi natin pakialaman muna.
So, ayan lang mga ano nga, meter, scene, filter. So, ayun lang. Yun lang ang ating maikling video. Talagang binuksan ko lang itong akaso na action cam. Sa mga susunod, si-setup na talaga natin sarito sa ating helmet. Tapos, te-testing na natin yung kanyang mic. Para kahit paano, malaman natin kung kailangan pa tayong ayusin or kung ano man ang pwedeng gawin sa mic para mawala yung mga wind noise, diba? So yun lang, hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyo, sa mga nanood. Hanggang sa muli. Bye bye.